maganda ang flat ni Valerie. Nasa 6th floor ng isang 15-story condominium sa pusod ng Pasig. Pang may mga sinasabing tao talaga ang lugar. Puno ng state-of-the-art furniture at high-tech appliances ang tirahan ng dalaga. Ang interior decoration ay bumagay sa mataas na klase na panlasa ni Valerie. Ayon na rin sa pagkukwento ng dalaga, nasa garment business ang pamilya ng mga ito. May malalawak na plantasyon at minahan ang lolo nito sa bayan ng mga ito sa Ilocanja. "Bakit nagsosolo ka?" naitanong ni Pamela kay Valerie habang sinusuyod niya ng tingin ang kabuuan ng dining room nito. Pati haya nito ang binagsak ang katawan sa queen size bed. "Ayoko kasing pinapakaalaman ako." Puong kaprangkang sagot nito. "Saka sa pamilya namin, pagtapos ka na mag-aral at kumikita ka na ng pera, pwede ka nang lumipad kahit saan mo gusto. Hindi ka na dapat nakasandal sa parents mo." "Ah, ganun?" Maang na reaksyon ni Pamela. "Yeah, parang sa States. Kaya at a very young age, naging independent na ang mga kabataan doon. Pinakakawala na ng mga parents nila. Yung sistema rito sa atin, yung extended families, yung pamilya ng mga anak ay sama-sama pa rin sa isang bahay with their parents. Pangit yun." "But it's all the indication of close family ties. Hindi ako pabor doon. Tingnan mo ako, Pamela. Mga 2 years na ako nakahiwalay sa parents ko. Hindi nila ako pinapakalam sa gusto kong gawin sa buhay ko." Napakibit-balikan si Pamela. Ngayon pa lamang kasi, nakikita na niya kaibahan ng mga values niya kay Valerie. May pagka-liberated ang dalaga. Ultra-modern, pati ang lifestyle. Praktikal na tao. At itulad niya, na more often than not ay isang sentimental at emosyonal na tao. "Hindi siguro kayo ganun ka-close na mga kapamilya mo?" "Close din syempre. Kaya nga lang, lumaki ako sa prinsipyong dapat na maging independent ang mga anak. Actually, separated ang parents ko. Nasa state sa si mommy. Ang daddy ko naman ay nakatira with my lolo sa old mansion namin sa Dasma. I visit them once in a while. Have dinner there, balitaan, kumustahan, ganun lang." "Ang mga kapatid mo?" "Kanya-kanya na rin. Yung youngest namin kasama ni mommy sa States. Assistant editor siya sa isang magazine doon. Yung eldest naman namin, hindi mo na naitatanong, isa siyang artista." Sinabi ni Valerie kung sino ang kapatid nitong artista. "Talaga?" Amused na reaksyon ni Pamela. "Kung sa bagay, ikaw rin, mukha kang artista. Bakit di mo tinry mag-showbiz?" "Fashion model ako. At the age of 30, nagmamodel na ako for teens outfit para sa garment factory ng family ko. And later, para sa iba't ibang mga endorsements na rin. Paminsan-minsan, tumatanggap pa rin ako ng modeling, especially ko sa abroad. Nagpo-produce din ako ng fashion shows. Kaya nga, sa palagay ko, kailangan kita." Interesting at colorful ang buhay ni Valerie. Kumislap sa isip ni Pamela yun. Masarap siguro mapabilang sa sirkulong ginagalawan nito. Mula nang magkaisip siya, napakasimple na naging buhay niya. Ano ba namang exciting sa buhay na nasa loob ng orphanage? Nang ma-adapt siya, hayun, doon nagkakulay ang buhay niya. Pero nang mamatay ang Mama Claudia niya at mag-asawang muli ang Papa Ernest niya, sa pakawari niya ay naging blurred na naman ang buhay niya. Kumbaga sa TV, naging black and white na naman ito. At nangangako ng kulay at excitement ang buhay niya with Valerie. Kahit ultra-modern ito, nakikita naman niyang may mabuting kalooban ng dalaga. Warm, friendly, at madali itong magtiwala sa kanya. Dinala siya nito sa kwartong katabi ng kwarto nito. "Ito ang magiging bedroom mo. Tingnan mo na lang kung may kulang at kukompletuhin natin. Every morning, dumadating dito maid ko. Naglilinis, nagluluto, kaya lagi may nakahandang pagkain.
Kung may kailangan ka or need iutos, sabihin mo lang sa kanya, "Consider this house yours too, Pam." Huwag kang mahihiya. Kung may gusto kang gawin, feel free to do so. Hindi kaya ako maging pabigat sa'yo kung dito ako magstay? Nakaalangan niyang tanong sa dalaga habang ginagala ang paningin sa kabuuan ng silid. Of course not! Actually, I really needed someone in this condo. Wala nga lang akong mapagkatiwala ang isama rito. Pero sa'yo, magaan agad ang loob ko. Hindi dahil niligtas mo ko, ha? May, kung di mo ako nakita kanina, baka nasa morgue na ngayon ang beauty ko. May feeling lang akong magkakasundo tayo. Kumbaga sa pagkain, parang manggang hilaw at bagoong. Nagkatawa na na sila. That was the start of a beautiful friendship. Kinabukasan ay sinamahan pa ni Valerie si Pamela na kunin ang mga gamit nito sa tinutuluyang bahay ng kaklase. At tama ang sapantahan ni Valerie. Madali silang nagblend ni Pamela. Sa ilang araw pa lamang na pagsasama nila sa isang tirahan ay napakadali nilang naging close. Na para bang matagal na silang magkakilala. They enjoyed each other's company. Outgoing si Valerie at ang kaprangkahan nito'y nakatulong din para madaling masakyan ang ugali ng isa't isa. Masayang kasama si Valerie na para bang lahat ng bagay dito ay napakadali at napakagaan. Palibhasa ay mayaman. Kung wala kang pasok sa school, sumama ka sa akin sa boutique para maging familiar ka sa klase ng business. Ani Valerie habang isa-isa nitong nilalabas sa walk-in closet niya ang kanyang mga damit. Gusto ko, ikaw ang maging assistant ko sa pagpapatakbo nun. Dalawa ang branches ko, pero pwede pa naman madagdagan. Saka kapag may offer ako ng modeling sa abroad, sa'yo ko muna iiwanan yun, ha? Gusto ko akong ma-platter, Valerie. Sobra-sobra bang yata ang tiwalang binibigay mo sa'kin? Do you think kaya ko? Oo naman! Saka I know you deserve such trust. Like I told you, unang kita ko pa lang sa'yo, napakagaanan ng loob ko. I know, mabuti kang tao, and I can feel na magkakatulungan tayo. Thanks for everything, Valerie. Madrama ka talaga. Hindi mo nakakalimutan magpasalamat sa kaliit-liit ang pangpabor na ginagawa ko sa'yo. You saved my life, pero minsan lang yata ako nagpasalamat sa'yo. Inihagis nito sa harap niya ang nagkagandahang mga damit na kinuha sa closet. Oh, sa'yo na yung mga yan, ha? What's this? Maang na tanong ni Pamela. Aanin ko tong mga damit na to. Ano pa? Edi isusuot. Ilang suotan ko lang ang mga yan, pero ayoko na. Madali ako magsawa eh. Isukat mo. I'm sure. Kasya yan sa'yo. Ang dami nito. Ang gaganda pa. Pero hindi ko naman kailangan ang mga ganitong expensive na damit. Para naman akong paparada na rampa nito. You need those. At your age, you should be wearing those kind of dresses. Alam mo na, Pam, you're pretty. Kaya lang, naitatago ng simplicity mo. Pagagandahin nga kita. Bukas, sumama ka sa akin sa parlor. Ipapabago ko yung haircut mo. Yung magmumukhang sophisticated at lilitaw ang beauty mo. Nangiti na lang si Pamela. Ngunit ang totoo'y natutuwa siya sa pinapakitang kabaitan ng bagong kaibigan. Hindi lang isang aparador na damit ang binigay nito sa kanya, maging mga sapatos at iba pang accessories. At hindi ito pupayag na hindi niya ito tatanggapin. See? Hindi you look prettier sa bagong look mo. Nasisihang ang komento ni Valerie habang pinagmamasdan siya. Nasa isang beauty salon sila na suki ng dalaga. Nagmisto lang talent manager si Valerie na pati haircut ni Pamela ay pinabago. Pinaday pa niya ito ng konti ayon sa uso. Nasiyahan at nakontento naman si Pamela sa nakitang refleksyon sa sarili nang tingnan niya ito sa salamin. Tatatlong araw pa lamang siya sa poder ni Valerie ay parang napakalaki na ng pinagbago niya. Inayusan siya ni Valerie ayon sa taste nito. Pati ang mga damit na isusuot niya ay ito ang namimili.
na bagay naman sa kanya. Sabi ko na nga ba, may gaganda ka pa? Bakit palagi mong tinatago? This is how a woman should look like, sabi ni Valerie matapos niyang mag-apply ng makeup. Alam mo ba kasalanan na ngayon ang hindi maging maganda? Would you believe sa Europe, kahit patay na ang babae, nagpapa-plastic surgery pa para magandang-maganda raw to sa loob ng coffin? Talaga? Ganun sila ka-conscious sa itsura nila? Kaya gusto ko itang maging conscious sa appearance. Always keep the best in you. Hindi dapat tinatago ang ganyang ganda. With your new look, baka kunin pa kitang model kapag napag-isipan ko mag-produce uli ng fashion show. Naku, hindi ko pinangarap. Baka magkadara pa lang ako sa rampa. Natatawang tanggi ni Pamela. Ayoko ng limelight. Okay na ako dun sa trabaho pang behind the camera. Let's go. Tutal, nakaayos ka na. Bigla na lang naisip na magyaya ni Valerie. Saan? Sa Saisaki. Marami naman pagkain sa condo ah. Sinubukan nga yung mga recipe sa cookbook na nakita ko sa dining. Bakit hindi na lang tayo umuwi at dun mag-dinner? Para kasing gusto kong kumain ng Japanese food ngayon eh. Pagkatapos, magna-nightclub hopping tayo. Nagsunod-sunuran na lamang si Pamela sa kaibigan. Si Valerie, ang tipo ng tao na kapag naisip ay gagawin. Kapag ginusto, ay ginusto. Nakuklod na yun ni Pamela. Kaya siguro, karakay inalok siya nitong makipisan sa condo unit niya. Kailangan ito ng constant companion, ng kaibigang sasakay sa mga trip niya. Kaya na napagkasunduan nila pagkatapos ng klase niya at sa araw na wala siyang pasok, ay magugugol ang panahon si Pamela sa pagtulong sa boutique ni Valerie para maging pamilyar sa pagpapatakbo ng negosyo. Isang araw na yun na may ini-entertain siyang customer, ay may lalaking pumasok sa boutique na nakaagaw ng kanyang pansin. Hi! Anitong ang iti pa lang ay nakapagpa-o na kay Pamela. Si Valerie? Magalang nitong tanong. Gosh, saang planeta ng kagandahang nanggaling ang lalaking ito? Sa loob-loob ng dalaga na napatunga nga sa kaharap na lalaki. Naka-leather jacket itong itim na sa ilalim ay may pulang polo shirt. Bakas ang matipunong katawan nito sa lumalapat na kasuotan. Humahakap din ang suot nitong denim jeans na nagpapatingkad sa male sexiness nito. Pwedeng-pwedeng mati ni idol, uubaring action star, at pwede rin namang maging male sexy star. Come again? Aniyas si lalaki ng tila matauhan. Narinig kasi niya ang matinis sa tili ng baklang designer ni Valerie na si Sandy. Ewan lang kung ang tinitilian nito ay mukha ni Mati Mendoza na pinapakita sa TV screen o ang lalaking dumating nakaharap niya ngayon. Is Valerie here? Magalam pa rin tanong ulit ng lalaki na ang pagkakangiti para bang permanente na sa mga labi nito. Diyos ko tay, nakakainlab ang ngiti niya. Pero Pamela, behave, nakakahiya ka. Si Valerie? Aniya sa tinig na medyo nangangatal. She's here. Nandun siya sa opisina. Itunuro niya ito sa cubicle na nasa gawing dulo ng shop. Ewan ba niya kung bakit para siyang natataranta at talagang nawala ang composure niya nang dumating ang lalaking ito. Nagtuloy-tuloy ang gwapong mama sa itinuro niyang maliit na cubicle sa loob ng boutique na siyang pinaka-opisina. Hindi niya naiwasang sundan nito ng tingin. Kaya nakita niya yung bulaklak na hawak ng kamay nitong nasa likuran. Sino yun? Naitanong na isang customer. Ewan, ngayon ko lang siya nakita. Akala ko si Matthew Mendoza. Maya-maya,
kasama ni Valerie na lumabas sa cubicle ang nasabing lalaki. Tamela, ani Valerie na lumapit sa kanya. Meet Arvin. Arvin, honey, this is Pamela. Yung kinukwento ko sa iyo sa phone na nagligtas sa akin kay Leo. Oh, hi, Pamela. Itilahad ng lalaki ang kamay. Alanganing tinanggap yun ni Pamela. I must thank you for saving Valerie's life. You're an angel. Honey, kung gayoy, ito pala ang long-time boyfriend ni Valerie. At kulang ang mga salitang ginamit ni Valerie para i-describe si Arvin sa kanya. Dahil hindi lamang ito basta gorgeous. Ngayon alam na niya kung bakit nang makipagbalikat ang binata ay hindi na nagdalawang isip si Valerie. Agad nakipag-break ito kay Leo para bigyan uli ng pagkakataon ang pagmamahala nila ni Arvin. Lalabas kami, Pam! Magandang-magandang pagkahangiti ni Valerie habang nagpapaalam sa kanya. Naka-abrisete ang dalaga sa nobyo na parang ayaw na nitong pakawalan. Ikaw nang bahala rito. We have to make up for the lost time. Alam mo na. Umiti ng alanganin si Pamela. Iniiwas ang tingin kay Arvin. Masyado kasing nakakabusog ng mata ang appearance nito. At baka hindi niya gustuhing mawala pa sa paningin niya si Arvin. Kailangang disimulahin niya ang paghangang ito sa nobyo ng kanyang kaibigan ngayon pa lamang. Matagal nang naglaho sa paningin niya ang dalawa, ngunit hindi pa rin makaabante si Pamela sa dapat niyang gawin. Diyos ng mga gwapo! Sana may kakambal pa yung RV na yun! Pauwi na sabi ng baklang si Sandy habang yakap ang isang bunto ng tela. Magnonobena ako sa Mother Perpetual Help. Magsasayaw pa ako sa ubando. Magkaroon lang ako ng ganong kagwapong jowa. Eh, tumigil ka nga dyan. Kunwaring saway ni Pamela sa bakla. Malaman pa ni Valerie na pinagpapantasyahan mo ang boyfriend niya. Bigla kang patalsikin sa trabaho. Papiro lang naman niya yung sinabi. Hindi na baling, mawala ng trabaho si bakla. Basta mabuko lang yung RV na yun. Patuloy pa rin ang pag-arte ng bakla na nakatingala pa sa kisame. Iiling-aling na tinalikuran ni Pamela ang kausap at nagtuloy siya sa opisina ni Valerie. Nagbuklat-buklat siya doon. Tinignan niya ang mga disenyo ng damit no order sa kanila ng mga customers na dumating ng araw na yon. Props lang dahil wala naman doon ang isip niya. Hindi na umalis sa pag-standby sa isip niya ang RV na yon. Kahit ipilig niya ang ulo at ipikit pa ang mga mata. Arvin, Arvin, Arvin. Sa maraming bagay, dapat ay kinaiinggitan niya si Valerie dahil meron itong lahat. Pera, magandang condo unit, bagong sasakyan, matagumpay na negosyo, magandang mukha, at matagumpay na career sa pagmamodel. Pero kahit katiting, ay di niya kinainggitan si Valerie dahil sa mga bagay na yon. Ngayon lang siya maiinggit kay Valerie dahil meron itong Arvin. Oops, break muna ulit. Miinggit ang nagaganap dahil kay Arvin. Ano na kaya ang mangyayari sa feelings si Pamela para kay Arvin? Pipigilan niya ba ito? O hahayaang ma-develop at ipapaalam sa binata? Paano kung malaman naman ito ng kaibigan niyang si Valerie? Ito pa po ang ating mga aabangan sa mga susunod pang episodes. Muli po tayong magkita-kita. Maraming salamat po.